Shire of Technogadget. In this video, we're gonna talk about the new Apple iPhone 11. Is it worth the upgrade? Let's find out! So yan, official na nga dito ang Apple iPhone 11 series composed of the new iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max. At ang team namin, syempre ang pinili ay iPhone 11. So ano ba ang bago? First, let's talk about its design. So front, makita natin na hawig talaga siya ng iPhone XR, which is acceptable kasi ito yung successor niya. Nakikita niyo yung bezel. Parang very, tas color red pa. Ganito lang yung color pagka, ganito yung itsura ng iPhone XR. Pero, yung distinction niya kasi talaga, itong camera niya. Makikita niyo, syempre nag-viral naman na yun. So, parang alam naman natin lahat na yung itsura ng camera ng iPhone 11. Iba yung texture niya, kung napapansin niyo. Dito sa body, tas iba dito. May camera hump siya. And for me, nagaling sa iPhone 7. Makikita niyo yan. Rose gold pa to. Parang pinatay na ata nila yung rose gold, if I'm not mistaken. Yeah, I'm not mistaken. Yan. Sobrang iba niya, di ba? Yan. Sobrang premium na nito. Moving on to its display. Ayan. No-brainer na talaga. Worth the upgrade to from iPhone 7 kasi una sa lahat wala na siyang Touch ID. So may ipapapansin nyo, mas immersive naman talaga yung screen niya compared dito na maliit na nga yung body niya, maliit pa yung screen. So para sa akin na mahilig mag Netflix, mag YouTube, mag social media or mag game, okay na to. Worth the upgrade talaga. And for a tech person, maraming phone na dumadating, marami akong natatry. Marami talagang maganda, kahit sa Android. Sobrang daming nakaka-attract bilhin na, ang ganda nito ah, ganyan. Full screen na to, parang gusto ko na ng full screen. Pero, as my main driver, itong iPhone 7 ko kasi, kaya niya pang suportahan lahat ng mobile activities ko. Pero, kaya ako nag-upgrade dahil ang iPhone 11, meron na sobrang superior ng 813 niya. Swear. Kahit yung sa mga benchmark scores, siya yung nanguna. Sa kakalata, kahit tignan mo pa lang, kahit na parang installan ko to ng game ngayon, at sobrang bilis na maglo-load. Eh, honestly naman, hindi pa naman naglalag tong iPhone 7 ko. Yun yung maganda rin naman sa Apple. Parang kahit na ito, late na siya, parang 3 years na tong iPhone 7 ko. Kaya pa rin naman yung suportahan yung mga games na uso ngayon. Pero, kaya nga sabi ko, dahil nga tech person tayo, kailangan nating maging trendy din sa mga games. Lalo na ngayon, lumabas yung Call of Duty, na masyadong heavy graphics din. Sure, dahil sa sobrang superior ng 813 Bionic chip, mas flawless siya at mas magiging magaan yung mobile activities ko. Next, yung camera niya. Kung mapapansin niyo, itong iPhone 11 ay dual rear camera na. Itong iPhone 7 ko ay single pa din. Pero bakit hindi ako nag-upgrade dati? Na yung iPhone 10, yung iPhone 8 Plus? Dalawa na yung camera niya, hindi ako nag-upgrade kasi maganda pa naman yung camera nito. Sa totoo lang, ito pa rin yung ginagamit ko na for my Instagram, for my Facebook, Twitter. Ito talaga yung ginagamit ko. Unless meron akong nire-review na phone na kailangan kong i-test talaga yung camera. Pero for my personal use, ito pa rin iPhone 7 yung pinipili ko kasi natural looking talaga yung iPhone. Kahit yung selfie niya. So, bakit ako nag-upgrade sa iPhone 11 kung kaya pa naman ng iPhone 7 ko yung photography needs ko? Kasi, ito yung first iPhone to sport a wide angle and night mode. So, medyo game changer siya for me. Kasi, syempre, lagi din ako nasa labas, lagi nagtra-travel. So, mas maganda talaga yung mga magiging shots niya. To be honest sa inyo, na I've seen better. Merong mga ibang phone dyan na mas powerful yung night mode nila, yung wide angle nila. Pero, bakit iPhone yung pipiliin ko pa din? Kasi, nabanggit ko nga, mas more into natural looking photos ako.
meron nga dyan mga superior talaga yung night mode niya na sobrang ganda naman talaga. Pero kasi hindi na siya ganun ka-natural for me. Saka hindi ko naman siya ganun kakailangan. Yung tipo, hindi naman ako magpipicture sa sobrang dilim. Parang kailangan ko lang talaga siya for night travel. So this is enough for me. Other notable features ng iPhone 11, yung sa selfie niya, meron na rin portrait. Sa iPhone 7 ko kasi wala yun. Natural lang. I mean, yung bokeh, hindi pa siya ganun nagbo-bokeh, hindi pa portrait. Wala pa yung mga studio-like na effect niya. Dito, meron na yun sa selfie. Also, kapag na-try ko na din na, halimbawa ako, mag-isa pa lang magsa-selfie, naka-regular lang yung frame niya. Pero kapag dumami kami, halimbawa dalawa, automatic siya nag-a-adjust na nagiging wide din yung shot. So, impressive yun. Nakakagulat. And it's really nice. Also, na-retain dito yung slow motion niya na sabi ng iPhone, better daw yung performance, kaya mas better vlogging phone din daw siya. But the good thing here, yung selfie din niya, meron slow motion. In conclusion, worth it ba ang upgrade ko from iPhone 7 to iPhone 11? Yes! So, sa display pa lang, hindi na nakakapanghinayang yung upgrade kasi more screen area na to, which means na mas mag-e-enjoy na ako ngayong manood and maglaro ng games using my phone. Another deciding factor kung bakit iPhone 11 ang kinuha namin at hindi yung another two variants kasi meron siyang 128GB storage na enough yun for me na kaya niya i-sustain yung mobile needs ko. Kasi for someone na laging nagda-download sa Spotify, sa Apple Music, and sa Netflix, 128GB talaga yung kailangan ko. Eh, kung i-compare natin sa iPhone 11 Pro, ang base model niya ay 64GB lang. Hindi siya enough for me. Sa photos pala, kahit sabihin natin may iCloud, hindi talaga siya enough. Lalo na kung mag-Spotify ako, mag-download ako ng lahat ng kanta. Never magiging enough talaga for me yung 64. And also, yung 64GB na yon worth 65,000 pesos pa siya. Plus, hindi ko kasi alam yung exact price niya, pero ganun yung price niya. Compared dito sa 128GB ng 11, na worth 52,000 pesos lang. Bukod sa storage-wise, mas makakatipid ka rin talaga. Kasi nga diba sinabi ko, same chipset yun, so same performance. So, kung parang pagtatalunan mo na nga lang din talaga yung storage. Pero kung afford nyo naman yung Pro, why not? Kahit ako naman, kung afford ko yung 256GB, masyado naman malaki siya for me. Pero, well, storage is storage. So, wise pa rin naman yun. At kung afford ko siya, dun talaga ako. Dun, yun ang bibilin ko, yung 11 Pro. So, bakit ka mag-upgrade? Una, yung display niya. Mas maganda ang 11 Pro dahil meron siya Super Retina XDR display at OLED screen. Pero itong iPhone 11, Liquid Retina lang siya. Tapos, LCD screen lang. So, medyo mapapansin mo rin talaga na yung sa 11 Pro, mas maganda talaga. Mas dominating yung magiging display niya kaysa dito sa 11. And syempre, yung camera niya, yung sa Pro, tatlo yung camera niya. At yung pangatlo doon, bukod sa wide angle, itong meron dito, meron din siya sa Pro, dinagdagan ng isang telephoto sensor. So, kung ikaw yung sa tingin mo kailangan mo nung feature na yun, at afford mo ha, go for that upgrade. Pero kung hindi naman, kung hindi na wala namang magbago, kagaya ko, hindi ko naman din ginagamit yung telephoto sensor, mas mag-enjoy na ako dito sa wide angle. So ayun, I hope you learned something and don't forget to share your thoughts with us in the comment section below. Bye-bye! Display pa lang, makikita nyo na worth it na yung upgrade kasi more screen area na tong sa iPhone 11. So which means na mas mag-enjoy ako sa panonood ng TV.